Unang isla na kanilang ginawa ang inakala ng marami na Horizon Manila. Tila abandonadong isla ngayon. Ano kaya ang plano nila dito? Bakit biglang tumigil ang operasyon? Mga kababayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Panibagong araw at panibagong update po ang ating gagawin dito sa ginagawang reklamasyon sa Manila Bay. At shoutout na rin po sa lahat ng ating Filipino immigrants, OFW at Pilipino saan man sulok ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. Araw po ng Sabado at ito ang ating latest update dito sa reklamasyon. At ang atin nga pong i-update dito ay itong unang isla na kanilang ginawa. Ang inakala nga ng marami, ito na nga po ang Horizon Manila. Pero marami po ang nagulat nang malaman nila na ito pala ay hindi Horizon Manila. Ito ay ang Pasay Harbor Reclamation Project, kung saan ay ito ang unang isla na kanilang ginawa bukod dito sa ginagawang 360 hectares reclamation project. At matapos nga po ang ilang buwan nilang pagtatambak at mabuo ang dalawang isla na ito, ay bigla na lang silang tumigil at nawala na ang operasyon dito. Kaya ngayon ay sisilipin natin kung ano ba yung progress dito sa ginagawang isla na to dito sa Pasay Harbor Reclamation Project na ito. Sa malayo pa lang ay tanaw na natin ang lakas ng hangin at animoy para kang nasa disyerto. Pero kapansin-pansin din ang mga barko na nakapalibot sa islang ito, mga vessel na siyang gumagawa ng reklamasyon dito sa Manila Bay. At dito nga sa bandang kaliwa ay makikita natin na merong nagbubuga ng buhangin. At di kalayuan dito sa Pasay Harbor Reclamation Project, ito naman ang 360 hectares Pasay Reclamation din. Ito ay binubuo ng tatlong isla, Island A, Island B at Island C. Ang nakikita nyo ngayon ay ang Island A, na sumusukat ng lawak na 60 hectares at patuloy po ang ginagawang pagtatambak dito. Ito yung madalas sa araw-araw nating ina-update para mapakita sa inyo yung araw-araw na progress dito sa ginagawang isla na to. Pero nakakapagtaka lang talaga, bakit wala nang gumagawa dito sa ginagawang isla na to dito sa Pasay Harbor Reclamation Project? Ilang buwan na rin po ang lumipas, napapansin natin na wala na mga barkong nagbubuhos dito. Ano kaya ang plano nila dito? Yan ang ating aabangan sa mga susunod na linggo, buwan or taon. Sobrang lakas po talaga ng hangin ngayon. Dahil siguro summer na, makikita ninyo rito yung alikabok na dala ng hangin na pumapahi dito sa isla na to. Kaya lagi po tayo mag-ingat, magpayong at laging uminom ng tubig dahil summer na at sobrang tirik ng araw. At dito nga po ay matatanaw natin itong mga vessel na to. Mga vessel na siyang responsable sa pagtatambak ng buhangin. At isa pang vessel na nakikita ninyo, yan po yung suction cutter na nagbubuhos din po ng buhangin dito sa bahaging ito katabi nitong Pasay Harbor Reclamation Project. Wala tayong idea kung kailan ulit sila magsisimula dito. Basta tayo, aabangan lang natin at i-update natin kung ano ang ating nakikita. At di rin po kalayuan dito sa mga reklamasyon na to, dito naman po itatayo ang Waterfront Manila. Isa rin sa mga na-approve na reklamasyon dito sa Manila Bay. Bali total nga po ng mga naaprubang reklamasyon sa Manila Bay ay nasa 22 na reklamasyon po, mga kababayan. Kabilang na itong 360 Pasay Reclamation Project, Solar City, Pasay Harbor Reclamation Project, Horizon Manila, Manila Waterfront at ang City of Pearl. Isama na rin natin dyan ang Navotas Reclamation Project at ang bagong airport na ginagawa ngayon sa Bulacan. Yung iba ng mga reklamasyon ay nasa parte ng Cavite pero wala pa tayong idea kung anong tawag sa mga yun. Kaya ngayon dito muna tayo sa Manila Bay dito sa may part ng Roas Boulevard na kung saan ay talagang makikita natin yung mga barko na siyang magsisimula ng pagtatambak dito. At makikita ninyo sa part na to, ito po ang Manila Waterfront, no? So makikita ninyo yung iilang barko rito na tutulong siguro, no, na magtambak ng buhangin. Sinasabi nga po nila na dito sa parting ito ay hindi raw talaga sila totally magtatambak ng buhangin. Naglalagay sila ng konting buhangin para mas luminaw yung tubig dito sa baybayin ng Manila. At dito nga sa Port of Manila ay meron nakadaong na isang cruise ship. Inaasahan din natin na maraming cruise ship ang dadaong dito sa pier ng Maynila. Isa na siguro itong senyales ng malaking pagbabago sa turismo ng ating bansa na kung saan ang mga cruise ship ay bibisita sa ating bansa at makita ang ganda ng ating kalikasan. At syempre, magpapahuli ba dyan ang Manila Bay? Ipangalang, ito na ang number one na pasyalan ng ating mga kababayan dito sa Maynila. Sinimulang ayusin ng ating dating Pangulong
Rodrigo Roa Duterte sa pangungunan ng dating sekretary ng DENR na si Roy Simato. Hanggang ngayon ay napapanatili ang kalinisan at kaayusan dito. Sabi nga ng marami nang ito hindi pa naaayos. Sobrang alingasaw at baho ng amoy dito. Talagang mapapa-face mask ka kahit wala pang pandemya noon. At simula nga nang ito ipautos ng dating Pangulong Duterte na linisin ay agad itong nilinis. At ngayon ay napapakinabangan na ng ating mga kababayan. Isa na nga dyan ang Dolomite Beach na itinayo na dati ay tumpukan ng mga basura dyan. Kaya pasalamat tayo kasi nagkaroon tayo ng Pangulo na talagang may malasakit para sa bansang Pilipinas. Yun lamang po ang ating latest update dito sa Manila Bay, dito sa ginagawang reklamasyon. At huwag po sana kayong magsawang tumutok at sumubaybay kay Kuya Bok TV. Maraming salamat po at huwag po natin kalimutang mag-subscribe and follow po no, sa ating mga social media accounts, Facebook, YouTube. Yun lamang po at maraming salamat. Ingat po tayong lagi and God bless po sa inyong lahat. Paalam po. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.